Nakamit ni Marky ang highlight ng kanyang MPBL career matapos makuha ng Davao Occidental Tigers ang kampiyonato sa nakalipas na Lakan Cup ng MPBL. Para sa buong detalya, narito ang report ni teammate Maria Isabel Reyes. Hindi pa rin makapaniwala si Davao Occidental Tigers forward Marky sa panibagong achievement sa kanyang basketball career. Nakamit ng 6'3 wingman ang kanyang unang kampiyonato sa MPBL matapos talunin ng San Juan Knights via overtime sa Game 4, 89-88. Bukod sa kampiyonato, napanalunan din ng former pro ang Finals MVP Plum, Defensive Player of the Year Award at nakasama pa sa All-MPBL First Team sa ikalawang sunod na season. Sa totoo lang, parang hindi makapaniwala sa ginawa ng ni God sa buhay ko, lalo na sa team ng Davao Occidental Tigers. At saka sobrang blessed kasi ginawa niya akong halimbawa, instrumento. Nakadagdag motibasyon sa 39-year-old Sagay City Negros Occidental native ang pagbuhos ng suporta ng mga taong naniniwala sa kanila. Kumbaga yung sacrifice namin lahat sa halos 1 year kami hindi nakapaglaro rin, kumbaga naibuhos lahat doon nung kumbaga napawi lahat ng pagod dahil nakuha namin yung goal namin lahat. Kumbaga naibalik ho namin yung suporta nila at tiwala ho na kahit pandemic hindi ho andyan sila. Naghahabol sa halos kabuuan ng extension period. Naging susi sa championship run ng Tiger City na bumitaw ng dagger 3-pointer 14.10 seconds ang nalalabi sa laro upang tuluyan ng mapatalsik ang Knights. Yung sa isip ko noon, sabi ko, ihahagis ko lang to, tapos si God na bahala mag-shoot na yun. Kasi alam ko, hindi niya ako ipapahiya. Yung sa amin lang, hanggat maaari, makuha na ng Game 4 kasi mahirap kalaban yung San Juan dahil alam naman natin, defending champion yun. Hindi ganun kadali na team yun, kundi napakalakas na team yun. Nag-average si Yin ng 13.5 points, 10.3 rebounds, 2.8 assists, 1.5 steals at 1 block sa apat na laro kontra San Juan. Maria Isabel Reyes, PTV Sports.